Sumami yung Department of Health sa pagluwag sa domestic travel protocols para sa mga fully vaccinated na kontra COVID-19. Kasunod po yan ng concerns ng ilang local officials tungkol sa posibleng pamemeke ng vaccine cards. Sinabi ng DOH na depende pa rin sa LGU kung ire-require nila ang mga bakunadong local traveler na magpresenta pa ng negative RT-PCR test results. Narito po ang report. Isa ang Baguio City sa mga LGU na unang nag-alis sa negative RT-PCR test bilang requirement para makapasok sa lungsod ang isang fully vaccinated na turista. Sa panayam sa One News, sinabi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na paraan ito para hikayatin ang publiko na magpabakuna. It will incentivize the people, especially those who are hesitant to take the vaccine. And besides, you know, let's give justice to those who were brave enough to take the vaccine and get their full vaccination. Ang hakbang ng Baguio ay alinsunod naman sa IATF Resolution 124-B na inilabas itong weekend kaugnay sa revised travel protocols para sa mga bakunadong individual. Nakasaad dito na pwede nang hindi magpasa ng negative RT-PCR test result ang mga interzonal travelers na nakumpleto na ang kanilang COVID-19 vaccine dose. Dapat lang ipakita ang vaccine card o certification mula sa LGU o authorized vaccination site. Pero kahapon, inanunsyo ng Department of Health na habang nililinaw nito ang ilang concerns ng mga implementer, mananatiling epektibo ang IATF Resolution 101. Sa ilalim niyan, pinapayagan ang bawat LGU na mag-require ng negative RT-PCR test sa sinumang gustong pumasok sa kanilang nasasakupan. Paliwanag naman ni Health Secretary Francisco Duque III, sinabi ng mga LGU na may agam-agam sila sa pag-alis sa RT-PCR test bilang travel requirement. Sabi nila, dahil sila mag-i-implement, mahirapan sila dahil hindi alam paano daw ma-validate yung vax card, yung vaccination card. Paano daw kung peke. Paano daw. So maraming operational issues. Mas gusto nila na meron pa rin silang option to require testing using RT-PCR. RT-PCR lang, hindi pwedeng antigen. Ngayong araw, makikipagpulong ang DOH sa League of Provinces at League of Municipalities of the Philippines para plansyahin ang gusot sa issue. Ang Baguio City, maghihintay daw muna ng final advice mula sa DOH o sa IATF. Pero sa ngayon, tuloy ang kanilang relaxed travel requirement para sa mga bakunado. Visitors who are to have a validated certification that they are fully vaccinated don't have to go through the swab test anymore when they enter the city of Baguio. That is our official stand at the moment. Unless IATF comes up with a policy. Kabaligtara naman ang ibinabang utos sa Navotas City. Kahapon inanunsyo ng city government na bawal munang pumasok sa lungsod ang sinumang hindi taga NCR+ o yung mga manggagaling sa labas ng Metro Manila, Rizal, Bulacan, Cavite at Laguna. Kung galing naman sa mga nabanggit, isa sa requirements para makapasok ang negative RT-PCR test. Hakbang daw ito para maiwasan ang panibagong surge ng COVID-19 cases. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalang, News 5. Kung tutusin ang challenge talaga dito ay hindi lahat ng mga LGU ay pare-pareho ang kakayahan para mag-screen ng mga travelers o mga pumapasok sa kanilang mga lugar na kinasasakupan. And yun yung isa sa mga kailangan natin i-balance across all the LGUs. It has to be uniform, yung mga protocols, di ba? Pero yun nga, medyo nakakalito lang. Kailangan talagang magkasundo ang DOH, IATF, at saka mga LGUs kung ano ba talaga ang dapat mangyari. Tama, minention mo na nakakalito. Sabi ko nga, this will really cause confusion. Kasi yung iba, kahapon binalita natin na hindi na kailangan. Yes. So, syempre, yung mga tao, gumawa na siguro sila ng plans. Plano, pa-weekend na tayo. Oo, pa-weekend na. Kaya dapat talaga ma-plan siya ng maayos. Oo. Yeah.